Bisiyad, hallelujah. Isang magandang umaga sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ginti sa inyo mga kapatid. Amen. Hindi ko po schedule ngayon. Amen. Nakiusap lang yung isang kapatid. Amen. Kaya una ang Panginoon, nakapag-prepare naman. Amen. Praise God. Magsipo muna po tayo mga kapatid. Amen. Nais ko po muna sana magbigay ng isang patotoo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Muli ako nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, muli ay binigay niya ako ng isa pang pagkakataon. Amen. Na makatayo sa dito sa harapan. Amen. At maibahagi yung mga salita niya. Amen. Nung nabasa ko yung ginawa ni Brother Philip na sinend niya sa Facebook yung schedule, nung pagkakita, pag tinignan ko siya nung pagkakita ko doon sa pangalan ko, parang merong pumitik sa puso ko na sabi ko ba, yung meron ako naramdaman na kakaiba. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, bagaman hindi naman lingit, hindi lingit sa inyo yung nangyari nung mga nakaraan. Papasalamat ako sa Panginoon dahil sa panibagong ito'y panibagong buhay na ibinigay niya sa akin upang magampanan ko yung tungkulin ko sa nabahagi ng kanyang church. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa kanya at nawa umuwi man ako, amen, sa Pilipinas, ay dala-dala ko yung mga turo at aral na natutunan ko dito sa Doha. Amen. At nawa ay maibahagi din sa atin, amen, sa Pilipinas. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y magsitayo na, mga kapatid. Tayo po'y bumasa, amen, sa Ephesians 6. Verse 10. Amen. Hanggang 18 po. Medyo mahaba. Amen. Sabi niya. Praise God. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness, of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the day, in the evil day, and having done all, to stand. 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Praise God. At tayo po yung magdadako sa panalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Lord God, kami po ay nagpapasalamat, O Ama. Dahil minsan pa, O Ama, ay kami ay nakarating dito sa bahay. Sambahan, O Lord God, upang hindi, O Lord God, makita-kita lamang, O Panginoon Diyos, kundi nandito kami, O Ama, upang makakain ng mga fresh na mana, O Lord God, na galing sa iyo, O Ama. Nawa, O Panginoon Diyos, na pumunta kami dito na empty-handed, O Lord God. Lalabas kami, O Panginoon Diyos, na punong-puno, O Lord God, galak na galak sa aming mga puso ang iyong mga banal na salita, O Lord God. O Ama, kayo po ang siyang manguna. Patnubayan niyo po ako, O Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, O Ama, upang hindi nila makita ang aking pagkatao, O Panginoon Diyos, kundi ang iyong banal na presensya, O Ama, ang siyang kanilang makita, O Lord God. At kayo din po, O Lord God, dinilin ko na ikaw ang magbigay ng mga sasabihin ko, O Panginoon Diyos. O Ama, iwaksin mo, O Lord God, ang mga
maling mga salita, O Lord God, sa aking bibig, O Ama, upang hindi ito maisabi, O Lord God, kundi, O Lord God, lahat ng ito ay kapurihan para sa iyo, O Ama. Yes. Hallelujah, maraming salamat, O Lord God. Kayo na po, O Lord God, ang siyang manguna, O Ama, sa amin sa mga oras nito hanggang mamaya, O Lord God. Patuloy, O Ama, pinapatuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God, tayo po yung makakaupo na. Amen. Hindi, itong exhortation, hindi naman po ito ganun kahaba. Ngunit doon sa aking nabasa salita ng Diyos at sa message. Amen. Doon sa, i-share ko lang po yung aking naunawaan. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Amen. Sa nabasa natin, amen, sa Ephesians. Amen. Si Paul nagsasalita dito tungkol sa kung paano mag-prepare ang isang sundalo. Amen. Sa gera. Tinutukoy niya dito about the armor of God. This in title pala nito, amen, yung putting on the whole armor of God. Amen. Sa panahon natin, amen, kailangan natin yung ganitong mga itong armor na to, amen, sa panahon natin, amen. Sabi nga sabi ni Paul, yung hindi to basta-basta, amen, hindi to physical battle na mapapanood natin sa TV. Amen. Yung mga minsan may nakikita tayo mga movie na mga battle, mga war. Yan, narinig natin, di ba? Maraming rumors of war na nangyayari ngayon sa panahon natin. Amen. Hindi to physical battle. Amen. Sabi sa verse 12 sa nabasa natin, sabi niya, "For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness and of the world." Amen. Sino bang ruler ng mundong ito? Amen. Nung bumagsak si Satan, nung tinapon sila dito, hinawakan ni Satan tong mundo na to. Amen. Kaya sabi dun sa, amen, dun sa Matthew, nung tinest si Jesus Christ ni Satan, sabi niya, ibibigay ko yung mga, amen, sa Matthew chapter 4, verse 8, sabi niya, "And the devil take him up into an exceeding high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me." No? So, ibig sabihin, hawak ni Satan yung mundong ito. Amen. Kaya, yung pakikibaka natin sa mundo ito, hindi ito physical battle. It is a spiritual battle. Amen. Kaya, ina-advise tayo ni Paul na isuot natin yung armor of God, which is the word of God. Amen. Lagi natin itong dalhin. Amen. Amen. Gaya nga nung kagabi, natotoo at nagagalak ako nung pagdating ko, yung naabutan kong sharing. Amen. Dito tumatakbo yung halos lahat nung na-prepare ko. Amen. Na doon sa patotoo ni Sister Kalimutan ko pahala na din. Sir Lily, yung kagabi, yung sinabi niya nung napunta siya sa Dubai, di ba? Nung na-share niya yung serpent seed dun sa pastor. Amen. Sabi ni Paul, lagi natin dalhin yung salita ng Diyos. Amen. Lagi tayong handa, sabi niya. Laging handa sa pakikibaka, sa gawa ng kaaway. Amen. Na lagi natin bitbitin, sabi nga, lagi natin bitbitin ang salita ng Diyos. Amen. Para kung sakali na mahiwalay tayo dito, amen, meron tayong daladala. Amen. Meron tayong daladalang tabak. Yeah, tabak. Amen. Amen. At may sinabi ang ating kapatid na propeta. Kinote niya rin to. May nagsabi nito. Ikinote niya rin, sabi niya. In time of peace, prepare for war. Sabi niya. Sabi niya, would be a good thing for us to think about that. Think about, sabi niya. In time of peace, prepare for a war. While everything is running smooth, sabi niya, You bet get ready, for Satan isn't going to let you run smooth very long, sabi niya. So, sabi nga kagabi, huwag mag-relax. Amen. Huwag mag-relax. Amen. Kaya, talagang totoo ako kagabi sa mga napag-uusapan natin kagabi. Amen. Tumutugma din sa mga na mai-share ngayon. Amen. Sabi kagabi, si Satan talaga tuso yan. Amen. Napakatuso yan. Amen. Sa simula pa lang,
Amen. Napakatuso niya nung dinaya niya si Eva. Amen. Gagawin niyo yung lahat, amen, para lang amen, yung buhay mo, yung kaisipan mo maibaling mo sa mga ibang mga bagay. Amen. Si Satan nandiyan lang sa tabi-tabihan. Amen. Pwede mo siyang masalubong sa daanan habang naglalakad ka. Pwede mo siyang masalubong makasama sa trabaho. Amen. Katulad ng mga nakaraan, kung kailan pwede kang maggawa ng exhortation mo, may papasok sa isip mo, meron kang mga kailangan gawin. Dapat tapusin mo to kasi malapit ka nang umalis. Parang ganon. Kasi yung extension ko hindi pa na purbahan. Kaya pag pwede ka kong gumawa ng exhortation, may mapapasok naman sa isipan mo na kailangan mong i-upload yung mga to kasi kailangan to ng ano. Kailangan ito, sabi yun, sa isipan. Yung mga ganun ba na mga sitwasyon na talagang hindi ka lulubayan ni Satan? Amen. Sabi pa nga ng ating kapatid, or he will meet you right there, sabi niya. Right there in the seat there, sabi niya. And me, sabi niya. Right here in the pulpit. Anywhere, sabi niya. Sabi niya. Sa 1 Peter 5:8, sabi niya, na si Satan ay parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila niya. Amen. Ganyan si Satan. Amen. Ngayon, dalhin natin sa ano, amen, sa natural. Amen. Sa bawat bansa, mayroong mga kanya-kanyang mga sundalo yung mga yan. Sa Pilipinas, lahat, basta lahat, hindi naman yung isang bansa walang sundalo. Puro civilian lang. Diba? At ang mga bansa na to, kunyari, ang bansa natin, merong mga nakaset yan ng mga spy sa mga bansa, bawat bansa. Sa mga bawat bansa. Amen. Kahit na magkaibigan pa yung, sabi natin magkaibigan pa yung dalawang bansa na yan, amen, meron at meron pa rin spy dyan sa bansa nila. Amen. Na nakamatsyag doon sa mga ginagawa ng kaibigan nilang bansa. Na anytime na meron silang madiscover na anumang bagay na pwede nilang panlaban sa kabilang bansa, yung itong spy na to, kukunin niya, gagather niya lahat ng information at ipapasa niya sa bansa nila para kung hindi man sila makagawa ng ganung bagay, makukontra nila yung mga gagawin ng kaaway para sa kanila. Amen. Bakit ba ginagawa nila yung mga ganung bagay na magkaibigan na nga sila, nagbibigay pa sila ng ano ng spy sa kaibigan nilang bansa? Because they don't trust each other. Hindi nila pinagkakatiwalaan yung bansa ng yung bawat panig, hindi sila nagtitiwala. Amen. Dahil yung mundong ito hawak to ni Satan. Amen. Si Satan ang ruler ng mundong ito. Kaya niyang gawin lahat ng maibigay niya dito sa mundong ito. Amen. Sabi nga kanina doon sa Matthew 4:8, siya ang mahawak ng mundong ito. Amen. Praise God. Kaya, amen. Now, ngayon, kung ang Diyos ang may hawak ng mundong ito, amen, walang gulo. Amen. Walang war. Amen. Amen. Sabi nga ng ating kapatid, there would be no conflict, sabi niya. Walang magiging conflict sa lahat ng mga bansa. Lahat magiging smooth. May harmony. Gaya ng before the fall, sa Eden. Amen. Lahat nasa order. Amen. Pero darating ang alam natin, darating ang isang araw. Amen. Darating yung pinaka-hihintay nating araw na ang mundong ito ay babaguhin. Amen. At babalik doon sa original na creation ng Diyos. Amen. Na walang gulo. Amen. Lagi nga natin ipinagdadasal na matapos na ang ating mga paghihirap dito sa mundong ito. Every 8:30, yung synchronized prayer natin, lagi natin pinagdadasal ito. Amen. At nabanggit ng ating kapatid, sabi niya, we're longing for something. Sabi niya, there's no death, no sorrow, no heartaches, no old age. That land is somewhere, sabi niya. Beyond this curtain of time. Amen. Bakit ba natin pinagdadasal yung mga bagay na to? Amen. Dahil, amen, meron sa loob natin, amen, meron sa loob natin na nagsasabi na hindi tayo taga dito sa mundong ito. Amen.
Hallelujah. Hindi tayo taga dito. Doon tayo sa beyond the curtain of time. Doon talaga yung ating residency. Amen. Doon tayo nakatira. Tayo yung mga strangers lang dito. Pilgrims. Sabi nga. Amen. Kaya mayroong tumatawag sa puso natin. Amen. Sabi nga ni David, when the deep call it to the deep. Amen. Sabi nga, it takes more than joining church. It takes more than shaking hands with the preacher. It takes more than living a good life, straight life. It takes something to satisfy inside you that pulls God pulls down from God into the soul. Sabi natin kapatid. Amen. But there will be a battle. Hindi madali. Amen. Praise God. Kailangan natin makipagbaka. Amen. Para makarating tayo dun sa lugar na ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. Hallelujah. Just like nung sa panahon ni Joshua. Amen. Nung ibinigay ng Diyos sa Israel ang Palestine. Amen. Sabi, they had to fight every inch of it. Sabi niya. Sabi sa Joshua 1, sabi niya doon, whenever the soles of your foot treads upon that I have given you. So the footprint, sabi nga, yung footprint is a possession, sabi natin kapatid. Amen. Just keep walking, walking, pressing on, and every time you make a step into the kingdom of God, that's yours. Sa atin yun, amen. Sa bawat pakikipaglibakan natin sa gawa ng kaaway, huwag tayong aatras. Keep forward, marching forward. Amen. Sabi nga sa kanta, sons of God, march forward. Hindi naman sinabing, sons of God, backing. Yung bang backward, yung tumatakbo. Amen. Kailangan natin na makipagbaka sa gawa ng kaaway. Amen. Hallelujah. Sabi nga, and every time you make a step into the kingdom of God, that's yours. And all these things are possible, that's given. And all these things are given, that's possible. Amen. But it's a battle, sabi nga. Amen. Pero, amen, sabi nga, sa pisa, sa natural, bago ka pumunta sa battlefield, amen, kailangan mo muna mag-train. Hindi ka naman pupunta sa battlefield na untrained. Tama po ba? Amen. Sabi, pwede kang, pag pumunta ka sa battlefield na untrained, pwede ka agad mamatay. Pwede kang maging pabigat sa mga kasama mo. Pati sila, madamay. Di ba? Sabi, he doesn't know how to take a hold. So he must be prepared for it. And the nations are wise to do that. That they get their men ready. Sabi nga lang. Amen. Now, ganun din ang ating Panginoon Diyos. Amen. Magsimula nung simula, alam na ng Diyos na mangyayari mga bagay na to. Amen. Kaya, ang Diyos, prepared din. Amen. Sa mga bagay na ito. Amen. Kung tayo sundalo ng Diyos, amen, He will, hindi niya tayo pababayaan. He will not leave us comfortless. Amen. Kaya pinadala niya yung kanyang Holy Ghost, amen, John 14:16, na maging ating comforter. Amen. At ito'y ating maging guide. Amen. Praise God. At sa pagiging sundalo, bago ka maging sundalo, may mga requirements kang dapat gawin sa natural. Amen. Si Pastor, naging sundalo siya. Bago siya naging sundalo, meron siyang mga requirements na kailangan niyang ma-attain para makapasok siya sa pagiging sundalo. Amen. Meron dyan, kailangan mo ng 72 units para makapasok ka sa, kailangan mo na yung requirements yun, 72 units. Mga physical mo, kailangan physically fit ka sa training. Pag nakuha mo na lahat yung mga yun, sa kakap, pwedeng mag-training. Amen. At pagkatapos ng training, doon ka palang magiging sundalo. Amen. Sa spiritual naman, amen, bago tayo maging sundalo ng Diyos, kailangan nating ma-born again. Amen. Pag hindi ka na-born again, civilian ka lang. Amen. Wala kang magagawa, civilian ka lang. Amen. Ngunit kung ikaw ay sundalo ng Diyos, amen, you have the right to fight against evil. Amen. Kaya mong ipagtanggol yung sarili mo sa laban sa gawa ng mga kaaway. Amen.
Hallelujah. At ito ang susi mo. Amen. Ito ang susi mo para makarating ka sa kaharian ng langit. Amen. John 3 verse 3 to 5. Amen. Ano sabi niya doon? Amen. Titingnan natin. Amen. Nung kinakausap ni, nung pumunta si yung high priest, si Nicodemus kay Jesus Christ. Sabi niya, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemus, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. So that's ayun ang pinaka-requirements natin, amen, para tayo maging maging Christian soldiers, maging army of God. Amen. Praise God. Ngayon, balikan natin yung mga nakalipas na panahon. Amen. Yung mga nakalipas na gera, yung mga unang gera, amen, yung mga ginagamit lang nila noon, mga sword, spear, arrow, ay lang yung mga gamit nila noon, nula silang demand nila, alam noon yung mga baril, di ba? Pero paglipas ng panahon, every age, amen, yung mga kagamitan nila, umaupgrade, amen, nagiging baril, kanyon, ngayon, meron ng nuclear weapon. Isang bagsak lang ng bomba, sira ang isang bansa. Amen. Pero saan nga ba nag-umpisa ang war? Amen. 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 Praise God. Sa langit ang unang naitala. Amen. Sa unang naitala ang unang digmaan sa pagitan ng Diyos at ni Satan. Amen. At hanggang sa panahon natin, amen, nangyayari yung war na to, yung conflict na to between God and Satan. Amen. Praise God, at ang war na ito, amen, malapit nang matapos. Amen. Praise God. Malapit na sa kawakasan ito. Hindi ba tayo nagagalak, mga kapatid? Amen. Ang pakikidigma natin sa mundong ito ay nalalapit na sa pagwawakas. Amen. But Satan, amen, hindi siya titigil, sabi niya. At ang kanyang mga alagad, amen, may mga alagad siya, may mga nakuha siya, mga angels eh. Amen. Sabi nga, but Satan and his agents are out there watching, spying on God's people. Amen. Matthew 24:24. Amen. They will rise false Christ and false prophet. Sabi niya. At ito, and Satan's and his agents keep upgrading their tactics. Amen. On how to deceive the God's people. Amen. If possible. Amen. Pero hindi ito madideceive. Amen. Bakit? Amen. Dahil ibinigay ng Diyos yung the best weapon. Amen. The best weapon para sa atin. Amen. Itong salita niya, sabi natin pa ng ating sabi dito, God gave his army the best equipment that he could ever use and ever could use. Amen. Ang kagandahan dito sa weapon na to, amen, his word never change. Amen. His word don't improve. Amen. Hindi mo na kailangan i-improve ang salita ng Diyos. Amen. It remains the same all the time, sabi ng ating kapatid. Amen. Hallelujah. Kahit anong gawing tactics ng kaaway. Amen. Kahit ano pang gawin niya, kahit ano pang gawin niya, mag-double time, mag-triple time sa paggawa ng nag-overtime pa. Amen. Para lang ma-deceive niya yung the very elect. Wala siyang magagawa. Amen. Hallelujah. Praise God. In the Garden of Eden, amen, Satan used reasoning. Amen. Ayun yung una niyang ginawang tactics para bumagsak ang tao. He reasoned out with Eve. Amen. Anong sabi niya kay Eve? Tunay na hindi kayo mamamatay. Napakaganda sa ano, kung titignan lang natin, maganda yung saan, maganda yung sinabi niya. Na tunay na hindi kayo mamamatay. Kayo'y magiging parang Diyos, sabi niya. Sa araw na makakain kayo niyon. Amen. Pero hindi 'yon, hindi ganoon dapat, hindi ganoon yung
yung nasa kaisipan ng Diyos. Amen. At dun, dahil si Eva, humiwalay siya sa word eh. Humiwalay siya dun sa asawa niya. Sa original. I mean, we know, Eve is a byproduct. Amen. Nung humiwalay siya kay Adam, doon nagkaroon ng pagkakataon si Satan. Amen. Para pasukin niya si Eve. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung hihiwalay tayo sa salita, amen, diyan papasok ang kaaway. Amen. Kaya hanggat maaari, amen, huwag tayong aalis sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag nating ipagpalit yung salita ng Diyos sa ibang mga bagay dito sa sanlibutan. Amen. Sabi nga, as long as this church stays in the word, it's fortified. There's nothing going to happen. Walang magagawa si Satan. Amen. Kahit ano pang gawin niya. Amen. Basta yung nandun tayo sa loob. Amen. Ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, wag natin pangungunahan yung salita ng Diyos. Amen. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang manguna sa atin. Amen. Susunod lamang tayo sa salita ng Diyos. Amen. Basta lagi natin nakasuot sa atin ang armor of God. Amen. Ang baluti ng katwiran, ang pangyapak ng paghahanda ng ebanghelyo, ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang turbante ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kung babasahin natin yung buong Bible. Amen. Kung babasahin natin ang buong Bible, makikita natin dito na marami ang great warriors of God na mababasa natin sa from Genesis to Revelation. Amen. Nandyan si Noah, si Joshua, si David, si Elijah, si Moses, si Daniel, si Abraham. Lahat na mapinili ng Diyos. Even sa New Testament. Amen. They are great warriors of God. Amen. At alam natin yung story, lahat ng mga storya nila. Lahat ng ito ay nakaka-inspired. Amen. Ngayon, amen. Hindi ba tayo kaisa sa kanila? Praise God. Hallelujah. Yes, amen. We are one of them. Amen. Hallelujah. Ngayon, sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga taong nakikinig sa internet. Amen. Sa mga nakakasalamuhan natin. Amen. Na hindi pa tumatanggap sa salita ng Diyos. Amen. Sabi nga, bukas pa ang biyaya ng Diyos. Amen. Huwag nyo nang hintayin na masaraduhan kayo ng salita ng Diyos, ng biyaya na ito. Amen. Gaya ng pumasok si Noah sa doong, nang isinarado ng Diyos ang pintuan ng doong, wala nang nakapasok. Wawalo lang ang nakaligtas. Huwag nyo nang hintayin pa yun, mga kapatid. Amen. There is an invitation of God. May invitation. Amen. Laging nandiyan ang invitation. Amen. If you want to be a soldier of God. Amen. There's no age limit. Amen. Walang bata, walang matanda. Amen. Narinig mo na ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, nasa sa'yo na kung paano ka mag-response dun sa call. Amen. Na nasa puso mo. Amen. Sabi nga, there a deep call it to the deep. Amen. Gusto mo maligtas o maiwan. Amen. Wala namang gustong maiwan sa atin, di ba? Kahit tanongin mo yung batang maliit kung gusto niya maiwan dito sa mundo, ayaw niya eh. Amen. It's your choice. Amen. It's your choice. Sabi nga nung niyatang ating nakapatid sa mga nakaraang message, si na kay Brother Hilbert, sabi niya, we must set our priority. Ano ba ang priority mo? Amen. Ang mamuhay lang dito sa mundong ito o mapunta doon sa lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Amen. Ang maiwan or maligtas. Amen. Sabi doon mayroong kanta na, meron akong narinig na kanta. Maganda yung salita doon sa ano eh. Kung papipiliin daw siya doon sa dalawang mundo. Kung dito sa mundong ito o sa mundo sa taas. Sabi niya, ang pipiliin ko ang sa taas. Sabi niya. Hindi niya pipiliin ang mundong ito. Amen. Hallelujah. Dahil sa mundong ito, amen, puro lang kalungkutan, kamatayan, amen, pagluha, problema,
Amen. Doon sa lugar na ihanda ng at sa atin ng ating Panginoon Diyos, wala lahat ito. Puro kasiyahan, pagpupuri ating matatang mararanasan. Ano mas gusto nyo? Andito mamuhay o sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos tayo mamuhay? Amen. Praise God. At we are army of God. Amen. The true Christian true Christian Church, the army of God. Amen. Dito lang po tayo dinala ng ating Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Amen. Tayo po'y dadako na sa worship, praise and worship.
Beautiful city of gold.
Our prayer.